policy. Policy. Sa Thailand. Galing Korea. Sa Korea pa. Ano to? Bakit ganyan? It's a hummingbird. So, may ganito ba siyang ano? Yung tattoo artist si Jojo. Actually, buo lahat po silang pito. Kasi siya gumawa ng friendship tattoo ng pito. Mag-usap muna kami sa video. Nakikita ko sa video. Napanood mo na ba sila ng live? Hindi nga po kasi nakalock-in ako ng apoy sa langit nung nanood po yung family ko. Saan? Sa Vega. Ah, okay. So, lumipad sila doon pero nakalock-in pa po ako. Umiiyak ako syempre doon. Pero ang nag-comfort sa akin is yung thought na alam kong pag sila yung nasa Facebook, pipiliin nila yung work. Wow. Magiging proud si Jungkook sa akin. Okay. What? Bakit si JK? Bakit si Jungkook favorite? Yung boses po niya. Una si V talaga. Sa pinakamagandang voice na? Una si V talaga, si Teo. Pero na-rek ako ni, ate ko din po Teo. Pero na-rek ako ni Jungkook kasi, pagkumanda talaga. Tapos sumasayaw pa, wala na. Tsaka feeling ko medyo same silang buggy type ni Paul. Okay! Bilang sexy ni Jungkook. Oo, oh, sexy naman to. Nakaka-relate ka, Paul. Opo. Army ka rin ba, Paul? Nagiging army na rin dahil lagi okay, nagkukwento to kapag ako po nag-convert. Kaya nga yun. Hindi siya, hindi nila gets yung... Pero ginagaya niya si Teo eh. Ako nagsisend sa kanya ng mga kung okay. Bagay sa ito, bagay sa ito. Before man niya, hindi Teo yung ginagaya. Opo. So, kailan mo sila ba napanoorin? Hindi po umabot sa Busan eh. Oh, sa next concert po talaga, dili pa rin po kahit saan tara. Tama ka na, Paul. Ay, talaga. Saan mga dapat, kailangan nandun ka. Okay. Ayan. Mag-usap naman tayo tungkol sa inyong dalawa. Hindi naman kayo masyadong sweet, no? Kanina may mga pakis, mga holding hands, gano'n. Sabi niyo po, mag-kiss eh. Sige nga uli. Sa panga. Hindi, pero akin. Ah! Pero parang ang cute nyo lang, parang nag-cool. Hindi kayo yung mga ano, parang stiff na ano, parang, di ba? Yun, actually, nakakatuwa lang kayo. Kaya nga ako, mamahalan, nagpo-post ng mga vlogs namin dalawa. Eh gusto ko makita ng mga tao na nanonood ng vlog namin na yung ganitong kind of relationship, eh, di ba, masaya na. Like, yung iba kasi naghahanap pa siguro ng ibang happiness o ano. Kapag marunong ka maging makontento at gawin nga lang kung anong trip mo at kapag ka naiintindihan ka naman ng partner mo, eh, makikita naman nila. So, tuwa-tuwa kami na marami po natutuwa sa mga vlogs namin together. Sa TikTok. So, sana po eh, ma-inspire naman namin sila. Na ganito na yung relationship, di ba? Pagka ma-inspire magkalay. Sinentro mo talaga si God. Si God, talagang masaya. So, may God mas talaga mabilis involved. Parang yun yung kapag nag-struggle at nahihirapan kami. Mm. Parang yun yung nakakabigay sa amin ng strength. Yung magbigay ng tiwala at magbigay ng faith namin sa ganung paniniwala namin. So, natutulungan kami. Ako po naniniwala ako na na-realize ko po kasi sa acting. Diba, sa simpleng mga eksena, what works at kung ano yung nagugustuhan ng viewers is kapag nagiging totoo ka. Kapag naglalabas ako ng totoong hugot, ng mahirap ilabas, mas nakakakuha ako ng magagandang comments. So, nung na-realize ko po yun in my own life, parang tinry ko siyang ipasok sa ibang aspects ng life ko, even relationships. So, dati ba hindi ka nagiging totoo? Parang totoo naman po ako, pero may struggles ako. Parang may questioning pa ako sa sarili ko. Tama ba to? Kung matatanggap ba ng mga tao? Oo, matatanggap ba nila o hindi. Tapos, nung, dahil na-realize ko yun sa acting, sabi ko, wala eh, parang kahit anong sabihin nila, yun pa rin yung mag-work sa truth. So siguro po yung sinasabi niyo kanina na relax lang kami ni Paul, ganun. Kasi from the very beginning, we talked about it, na maging totoo lang tayo, walang point itago ito. Kasi, masaya naman tayo eh. Binalak iba itago? Hindi naman pong nakabalak. Binalak itago? Ay, hindi. Hindi naman. Pero si Paul yung hirap nung... Actually, kinukwento ko nga po kasi na medyo may mga trauma ako sa pag-posting, sa pag-public ng relationship. Ayun yung nag-public. Ba't kami trauma ko? Saan ba yung galing yung trauma ko? Sa mga past relationships. Pero, grabe. Nung sinabi ko po sa kanya yun, doon ako nagulat na naiintindihan niya. At binigyan niya ako ng salita at opinion na okay, naiintindihan kita. Pero gusto ko tumulong natin yung shades mo. Sobrang gwapo mo naka-shades. Gusto ko tumulong dyan. Kumbaga,
baka makabago ako ng the way na iniisip mo yan. So, nung nakita ko nasa Boracay tayo, nasa Boracay kami nun sa balcony, tapos sabi ko sa kanya, parang ayoko i-tolerate kung nagpapa-hold back sa'yo yung fear mo, yung traumas mo before. Sabi ko, when you're ready, i-impose tayo. Pero, I want you to use us as a strength. Parang kung di mo kinakaya dati mag-isa, parang may energy ko na pwede mong hugutin para kayanin mo na ngayon. May kakampi ka na. Yun yung sinasabi ko. Ang mature ha. So nung narinig ko yun, ayan, puro post na ako. Ayan ah. Mas ma-post na po siya sa akin. Parang wala po kami pinagdaanan. When we start, parang when we... Nung nagsistart kasi close kasi ako sa manager ko eh. Bago pa mag-start actually, nagkakwentuhan na kami na o sino-sino na yun. Naliligaw, ganyan. So updated po sila talaga, real time, sa nangyayari sa love life ko. Pero never nila akong pinigilan mag-post. Sinabi, parang nagsabi lang ako na nung first ever time kong mag-post na post ko to Miss Joya. Eh, o sige mo lang. Kailan, paano ba nagsimula ang inyong pagmamahal? Mag-backtrack tayo. Kailan nag-start saan yung... Saan kayo nagka-develop? Actually, barkada ba kayo before talaga? Opo, nanggaling kami talaga sa... Yun po eh, medyo nasa best friends yung unang... Best friend po yung hanap daw niya. From best friends to ano? So, nung mga time po na yun, hindi namin naman malaya na lang na mas nagiging deep na pala ang connection namin. So, nagsimula yung friendship niyo? Sa Lost Recipe. Doon ko siya first time na nakilala. Okay. So, tapos yun, nung pa-end niya ng Lost Recipe, medyo nagugulat ako parang pag may mga gusto ako i-share or may gusto ako i-kwento. Sa kanya mo talaga, sinishare. Sa kanya mo na i-kwento. Pero nung unanay pa lang. Unanay pa lang. Dire-direto na ito ni Ate Rochelle sa akin. Pero wala nangyari. Pero ayoko talaga, gusto ko maging single lang nun. So, hindi ko kinagawa. Saka matagal na daw crush na niya ako dati. Oh, hindi totoo yan. Oh, sino may crush? Ito may crush. Ito may crush mo rin ba si Mikey? O nanay, please. Check out ko siya daw. Parang nakikita ko sa IG. Oh, sino to? Maganda to. Okay. May ganun pala. Kala ko wala akong ganun po. Mikey, wala namang mga fans mo na naging possessive. Kasi nililink ka before sa mga ibang... Opo. Medyo meron po nung una. Kasi lalo na nag-start kami sa Lost Recipe, which is si Kelvin po ang kapartner ko, tapos siya po yung ka-love triangle. Yung mga Miguel fans at first, medyo na off. Na parang feeling nila, niloko namin ni Kelvin sila na naging totoo. But to be really honest, noong time po na yun, wala pa talagang anything with Paul and Kelvin and I are open about it. Now, we kind of tried. May curiosity kami. Pero hindi siya nag-boom eh. Hindi siya naging more. And what I love about him, kahit ganun yung nangyari, kahit sila, ito never nag-selos kay Kelvin. Tapos, never na-apektuhan ng trabaho. The beauty friendship na. Doon ako na-believe sa dalawang to na kahit may mga konting tling-tling, ganyan, hindi na-apektuhan pag nasa set na. Very professional kasi. Alam mo yun po, na like, kind of tried, pero hindi natuloy. O tapos, after that, parang ikaw naman nag-try or paano? Actually, yun nga po eh. Medyo parang biglaan lang talaga yung nangyari. Nangyari lang. Parang ayaw naman namin yung nangyayari. Oh. Pero kahit pareho ako... Pareho namin ayaw. Oh, yung feelings namin yung nagsasabi na good. Wow! Kasi parang feeling ko talagang binigay siya ni God sa akin para maka-experience ako ng mga bago sa buhay. Mumulat ako sa mga bago, yung new beginning sa life. And simula nung naputo siya sa buhay ko, parang dumire-diretso din yung swerte. Yung may swerte siguro. Oh, wait lang, malinilawin lang ako, Paul. Kasi yung last time, kilala ko naman yung last mo. Parang nawala na lang ba yun? Anong nangyari doon? Actually, malinaw ba yun? Malinaw naman ng pagka-breakup namin. Okay, may closure. Yes, and good terms naman kami. And okay po kami. And ate na nga yung, actually yung mga dogs niya, alaga ko pa rin dahil nga hindi pwedeng palipa rin yung dogs sa Japan. Yung isa nga nawala recently. Ano nawala? Nawala.
wala ah, oo, na. Oo, no? So, sobrang tandaan na ni Peko. So, rest in peace, Peko. Pero until now, inaalagaan ko po ang mga dogs habang wala siya sa Manila. So, okay kayo. Yes. Hindi naman traumatic yung ano, last month. Hindi po traumatic. Marami po kami. Yung nauna pa. Marami po kami natutunan. Oo. At thankful ako. Thankful ako sa mga lessons na nangyari. And hindi naman makakalimutan. Pinag-uusapan po namin lagi yan. Open siya sa'yo about it. Parang ganoon kami nag-start. Sabi ko, dapat tayo yung relax sa isa't isa na I can tell anything people. Gusto ko ganoon din siya sa akin. Parang safe, gusto ko safe zone natin isa't isa na hey, ayoko po kasi yung relationship na nagtataguan tapos natatakot ka kapag mahuhuli ka. Parang meron ka na bang ganun experience? Meron po mga kahapyaw. Meron, pero mabilis kasi akong I see it as immaturity. Okay. Yung mga ganun po. Yes, you can go from that, pero immature pa. Pero napapabitaw ako pag gano'n agad. Naging so, open ka rin about your relationship? Opo, lahat naman. We talk about it. I know some other relationships, ayaw nilang pinag-uusapan ng past, ganyan. But I told him na sabi ko, look, I love you and I wanna love even the past you. So kahit yung parts na hindi mo love sa sarili mo, gusto ko pakita sa'yo na kaya mo ilang. Iba na kayo! Iba na kayo! Kasi diba, yun yung gusto kong maging effect ng nararamdaman ko para sa kanya. So kailan officially nag-start, Paul? July 1st. July 1st. Naiyak si Tito! July 1st. Siguro may naiisip siya. Huwag ka nga! Last year po. Napuwing na ako. July 1st sa simula o July 1st naging kayo? July 1st naging kami po. This year? 2021. Okay. Pero... Oh, more than a year na kayo. Almost 2 years na din yung simula ligawan. Okay. Ano ba't yung pinag-try to resist yung feelings mo? Para sa akin yun? Nung una? Siguro ako unang-unang takot eh. Takot ako sa parang bago yung mga nangyayari. Bago lahat. Like, ngayon lang ako nakaka-feel ng sobrang deep yung connection. Yun nga, yun sa the way kami mag-start ng mga conversation hanggang sa pag-end ng conversation. Ang tagal na pala namin nag-uusap. Medyo may mga takot ako eh. So, ang nangyayari, parang mag-hold back ako. Ako takot din, pero yung takot ko iba. Yung takot ko mas... Kasi before meeting ko, 2 years na akong single. Tapos, not showbiz boy. Tapos... Tapos, nagustuhan ko yung nahanap ko sa sarili ko dun sa 2 years na single ako. So, sobrang nagustuhan ko yung feeling, ayaw yung niya power na maging double sa sarili ko. Ayoko ng bitawa. And parang sabi ko, ito yung nakuha ko mag-isa. Ayoko ng masira to. And sabi ko sa sarili ko, if I ever date someone again, ayokong pumayag na bitawan ko yung power ko na yun. Na tinulungan pa ako ni Paul trabahuin nun sa sarili ko kasi grabe yung ultimo pagbuhat ng bag, ayokong tulungan. Hanggang ngayon, nasa sobrang tapang ngayon, ng personality niya. Minsan pagbubukas ng pinto, babae ka. Bubulungan niya muna ako, babae ka. Babae ka. Magbubukas. Ganyan yan. Kasi nga, meron malakas yung ano ko na I want, gusto kong kayanin mag-isa. Parang I feel safe. Ito pa rin yung need a guy para ano. Pero na-appreciate mo naman yung pag-girl feeling mo pag nandiyan si Paul. Siya lang nga po yung nagpa-feel sa akin na pwede naman ako mag-let loose. Pwede kang magtiwala at mag-let loose. Kasi, o baga ngayon may kakampi ka na. Oo, sasalungin ka. Siya lang nagpa-feel. Kailan mo feel na girl ka? Like right now. Stress. Anong ginagawa niya? Yung talagang feeling ano mo, girl na girl na. Ano niya? Kasi ngayon, yung ate ko pong panganay buntis. So nag-aagawan kami sa drivers dahil siya yung kailangan i-drive lagi. Pag lagi nagsistruggle at nagkakatapat-tapat ng schedule, inuulong pa niya yung schedule niya para mapag-drive niya ako. Mahatid niya lang ako sa work, after, ganyan. So nakahanap ka rin ng driver, ha? Oo, di ba? Gawa ko ng driver. A driver ay sweet lover. Pero nung unang nireweto siya sa'yo ni Rochelle, wala, wala yun. Yung po yung galing pa lang ako sa... kaka-end lang po nung non-tubis ko nun. So, nakita niyo po yung effect. 2 years akong single. Anong tawag sa inyo? Sa couple name niyo? Paul King. Diba? Katunog pa. Actually, ako ayaw yung mga tawag na yan, eh, diba? Sa totoo lang. Paul and Mikey. Gusto ko lang, right? Bawat isa sa amin. Tapos, saan galing yung parang
bakit meron parang sa amin center ng relationship niyo si Jane, si Lauren? Ano yun? San? Siguro nagpa-realize sa akin sa time na pandemic is ang daming mga bago nangyayari. Like may mga stressful na nangyayari, stressful situations. And magpapasalamat naman ako sa sarili ko at kay God na kahit anong ginawa kong kasalanan noon at kung gaano man ako naging hard-headed sa parents ko at hindi nakikinig noon. And natuwa ako na tinulungan ako ni God, doon din niya ako iniwan na grow ako. At talagang nakasalalan lang ako kay God sa mga nangyari sa akin. Then, nagulat na ako, binigay na niya si Mikey. Wow. Na binigay na ba niya? Talagang... Sa'yo na ba? Pwede na. talagang bago yung mga nangyayari at ang dami niyang naitulong sa buhay ko actually. Ang dami niyang naparealize sa akin na yung mga simpleng happiness niya, yung mga simpleng happiness. So, active ka ba sa church? Christian ka ba? Active ako, Christian. Okay. At sinasama ko siya. Sino ngayon pa lang ako na open sa mga Christian church. Ako po kasi yung paniniwala ko kay Lord. I know people are gonna judge me if I say this, but hindi po ko nakakapunta ng simbahan every Sunday. But because of Paul, napupul ako at nagising ako ng maagad dahil gusto niyang may makasama ako sa simbahan at na-enjoy ko na po ngayon. Na-enjoy ko na yung pakikinig sa mga lecture kasi funny din naman yung pastor. Kaya every Sunday, Paul talaga? Halos every Sunday. Hindi po kami makapunta, mayroon silang live. So nakikinig po kami sa live. Because ito po pinagdaanan ko sa buong life ko, yung ultimo pagiging artista ko. Pinagdasal ko yun talaga na may time actually nung bagong-bago po ako, nagsasabay, di pa ako artista. Isasign po ako ng GMA, tapos may pa-auditions dun sa kabila. Nagsasabay po yung schedules ko nun, tapos nagdadasal ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ang sign, saan mo ako gusto. Siya yung nagbigay ng path sa akin na mag-GMA ako. And what it felt like with Paul, nung nagsistart kami, feeling ko, lahat nung nag-fail kong relationships before me, yung mga natutunan kong lessons doon, parang sumaswap yung mga natutunan ko sa kanya. Like, I feel like it all happened para kayanin ko sa kanya. Parang it made sense kung before here, hindi ko alam bakit ko pinagdaanan yun sa buhay ko, bakit pa, ganyan-ganyan. I felt like it was useless. It all made sense when I met him. Parang doon nagka-point kung bakit mo pinagdaanan yun. It's all preparing you for yeah, okay. Parang preparation siya to... Yeah. Kinikinig ka. It all made sense? Yes. All made sense? Dahil na, relaxing pa. All made sense. Ang galing, grabe. So yun po, actually, tuwa-tuwa kami at sana maging aware lang kami na hindi pa rin talaga mawala si God sa mga nangyayari sa situation sa amin, sa buhay namin. At pabigat ng pabigat din, siguro na feel ko pabigat ng pabigat yung responsibility namin as a relationship namin dahil nakikita na rin kami ng mga tao. Kumbaga, every move namin, nadjudge na rin kami. So, ang gusto namin talaga mapakita sa kanila na simple lang buhay, simple lang healthy. Posible ang healthy. Paul, nahahawa ka na sa energy niya. Kasi minsan siya parang medyo seryoso siya. Ito yung kikay. Actually, nung bata naman talaga ako, nung mga sa age 10 to 12, medyo masiyahin po akong bata. Tapos dumating na yung mga, syempre, part of growing up, mga iba't ibang problema. Medyo, at alam naman ng mga tao yan na medyo talaga na-down ako. Medyo sumama ako. Medyo, alam niyo, at least aminado ako at nagbago na ako doon. Simula nga doon talagang kumapit ako kay God. Doon nag-start pala yun. Sa lahat medyo ng mga, matagal na yun. Ha? Sa lahat ng mga may mahal sa akin. So, isa lang din si Mikey nagpa-realize sa akin na hindi masama yun. Ako ano masabihin ng tao sa'yo kung gaano ka man kakulit. Kasi medyo makita talaga ako. At medyo bata-bata talaga yung style ko ng pagpukulit. So, minsan yun nakakalimutan ng mga tao kasi I noticed they're so hungry to get the forgiveness from everyone else. Pero di nila pinapatawad mga sarili nila. Ayan, yung mga ganyan-ganyang salita, dyan ako nakaka-realize. And until now, actually, working on ourselves. But, medyo hindi ko maisip na ikaw, Paul, yung ano, yung madalas magsimba, ikaw yung... Oh, diba? Diba, nagulat din po ako, kaya nga ako na, ha? Oo, diba? Ikaw pala yun? Oo. Sa inyo? Secret na yan kasi, secret parang ano daw siya, bad boy. Bad boy.
Hindi pala. Good boy talaga. Wow. Oo nga, good boy naman mga reviews sa'yo ng mga ex mo. Mga reviews ka ng ex mo. Sabi niya, ano review daw ako? Oo, maganda talaga mga sinasabi sa'yo. Po, diba? Kaya alam mo, totoo, na-realize mo rin, ano, Mikey. Good boy, ano, mabait. Naiinis na nga po ako, bakit masyadong, ano, mabait. Oo, pangiti masyadong mabait. Ano, parang ayaw kong, kasi nakahatak ako. Doon tayo mo yung parang, bakit di ka ba good girl, Mikey? Di ka ba good girl? Good girl ba ako? Eh, may tatanong ako, hindi ko alam kung natanong na. Kasi diba si Paul nagbe-bench body, ganyan. And marami nagpapantasya sa kanya. And I'm sure aware ka doon, Mikey. Okay lang sa'yo. Oo naman po. Nakaka-proud na, honestly, ang nafe-feel ko sa ganyan. Hanggang tingin lang naman kayo eh. Wow! So, pag nakikita mo sa bench store, na nakadap, pag nakikita mo gano'n. Joke lang. Hindi joke yun. I want him. Gusto ko siya mag-shine. I don't, parang, ako as a girlfriend, I don't ever wanna be a girlfriend that would hold you back. So, kung may ganyan kong opportunities to let him while support. Pero siya yung may ayaw mag-support sa mga pabikini. Well, support din ako. If ever ba kaya mo rin, Mikey, mag-bench body. Right now, hindi pa dito, baba. Ito yun yung iti-training ko to. Mikey, yung mga pictures ni Paul, nakikita mo sa mall o pinapakita niya sa'yo? Nakikita ko. Sa mall. Yung pinsan ko, nagpa-picture, mga gano'n. Tapos isi-send sa akin. Ah, hindi niya kusang pinapakita sa'yo. Pinapakita, ginaturo niya. Ako, yung set po ng Pepito, nung huli, lagi kong dinadaanan yun sa Mayanex. Kasi daanan sa location. And matutulog lang ako pag nalagpasan ko na yung kasi pipicture ko muna, tinatry ko every time hulihin yung magandang tapos tapos sinasabi mo sa pinsan mo pag send mo na picture, hanggang picture lang kayo. Akin yan. Ano nararamdaman mo pag nakikita mo si Paul nakatrunks? Nakatrunks? Yun po talaga yung akin yan. That boy. Pero Paul, payag ka if ever. Mag-bench body siya mga ganun din. Actually nga, ako yung medyo ano eh. Pero po kasi yung madamo. Pero napag-uusapan naman namin yun. Kumbaga, siya rin nagpa-realize sa akin na oo nga naman, yun naman yung magpapasya. Hindi sa kanya. Growth niya rin yun. Sa, kung gusto niya sa career niya. So, support ako. Diba? Siyempre, ayoko naman maapektuhan ka rin niya dahil lang sa sarili kong takot. Huwag papananuli ng fears. Madami naman kapuso actresses ang nagtutupis na. Diba? So, wala na yun actually. Dahil, so, wala kang limitations for wala, her? Dahil may laki ng tiwala ko. May tiwala. Yun talaga yung magpapalakas sa inyo tiwala. Eh. Mag-usap na kayo ng kasal? Mag-usap pa lang. Wala ka mali-mali. Talabahan ako ha. ideal marrying age mo, Mikey? Gusto ko po before ako mag-30. Ay, opo. 24 na. Ay, meron kang 5 years. Both. Oh, 5 years na lang before Older. Older lang. So, 5 years na lang po. Actually, yun yung sabi ko, kung ano talaga yung plan sa amin ni God. But sana mas lalo pa namin mag-grow yung relationship namin. At makikita na natin, di ba? No sa bilis na, sa bilis ng panahon, mga ganun yung paa dito. Invited na kayo lahat. 5 years pa naman. No pressure. Kaya nung patayo ng bahay ang 5 years. Oh my! No, huwag niyo pong i-pressure na kung lalong magpapalik. Nagseselosan kayo? Kanino ka nagselos ng bongga sa kanila? Mas siya po yung nagseselos. Kanino ka nagselos ng bongga sa kanila? Oh, sige. Celebrity. Meron na ba? Wala, siguro yung mga pumuporma-porma lang sa kanya. Sino? Parang artista? Oo, secret na lang natin. Ayaw ko lang sabi mamaya. Di naman, siguro sa sariling ano, ma-overthink po kasi ako eh. Tsaka, yun naman yung medyo nawawala na sa akin simula nung naging kami. Yung pag-overthink ko dahil medyo okay ako sa pag-overthink ko talaga. Yung parang, hindi naman intention ng lalaki. Akala ko intention niya na agad na pormahan to. Pero minsan hindi eh, di ko nakikita. Tsaka si Mikey, nagpa-realize sa akin na ang dami niyang mga best friends sa lalaki. So, doon medyo gumaan po talaga. Sino ba close kay Ruru? Yun nga po. Hindi ba naging kayo? Hindi po. We got curious din at one point. Pero para kaming
Hindi talaga. Parang hindi talaga. Anong nangyari pag curious? Nag-MU ba kayo? Hindi din po talaga. Nag-MU ba kayo ni Lolo? Hindi umabot eh. Tried din? Hindi, parang kasi sobrang komportable namin sa isa't isa. Siyempre, tatanungin mo yun in your head na kaya ba ito maging more? Pero, ewan ko, hindi po talaga nagka-opportunity din. And until at one point na napagkwentuhan na din naman natin, di talaga bagay sa atin, no? Yeah. Parang ganun kaming dalawa. Best friends talaga kami. Kaya nga sobrang tuwa-tuwa po ni Mikey dahil nagka-build kami ng relationship ng dalawang best friends niya. Si Mikoy at si Ruth. Sa lolong kasama ko. So sobrang tuwa-tuwa din ako dahil naging close ko rin sila. At nung una nga, hindi sila boto actually sa akin. Ayaw nila si Ruth. Sinabi sa'yo? Sinabi sa akin. Sinasabi ko sa kanya. Siyempre sasabihin. Sino ang diboto si Ruth? Dalawa sila. Ayaw nila. Feeling nila hindi mag-seryoso. Playboy, gano'n. Pero nung nakita pero, nila... Pero yun nga po, after nung lock-in, ako na, ganito. Kasi before pumasok ng... feeling ko nga po, sobrang blessing yung lolong. Kasi para si Lord na yung nagkayos ng problema ko na... Wow. Si Paul, kasi parang naiisip ko, si Mikoy na at si Ruru yung pinaka pwede niyang pagseryoso na lalaki sa buhay ko. Kasi kayo ni Mikoy ba never din? Hindi din talaga. Mas close lang po talaga ako sa mga... Kasi parang walang drama masyado. Mas relax lang ganyan. Tapos, one of the boys din. Lumaki po akong one of the boys din. Tapos, dun sa lolong, roommates pa sila. Tapos every meal magkakasama sila. Parang paglabas nila dun, oh my gosh, ako na yung out of place sa kanilang tatlo. Ay, yung tatlo roommates. So, pero magkakatabi sila. So, roommate niya si Mikoy. Nag-iiyakan pa kami minsan. Dahil? Dahil syempre sa hirap din nung ginagawa po namin na work sa tapos lolong. Lock-in. Sa characters. Kaya nga sabi ko, hindi ko mapupush through talaga yung Martin ko na character, kundi dahil kay Laruro at Mikoy, dahil andyan sila nagagabay sa akin. At ito rin. Kwento mo yung usapan yung tatlo bago mag-uwian. Ayun nga, yun doon po nilay namin na actually Paul, hindi ka namin talaga gusto dati. Inamin din nila. Inamin sila talaga. Tapos sabi ko, bakit? Dahil nga daw ganun, feeling nila, hindi ko sa seryoso ito. At parang laro-laro lang ako sa buhay. Pero nung nakita daw nila ako sa lock-in, sino ako. Dahil doon po kami magkakakilala eh. Kasi 2 months kami naka-lock-in, everyday nakikita kami. Doon talaga namin makikita yung personality ng bawat isa. So nung nakita po namin at nakita daw nila yung personality ko na parang gets na namin kung bakit na in love si best friend namin. Mga week apart silang nag-text sa akin. Alam mo ba yun? Gano'n sabi? Na parang si Ruru sabi, okay siya mito. Parang okay na siya sa akin. Okay, tapos kabo, si Mikoy, nagbago na yung isip ko. Parang I take it back. Gumanon si Mikoy. Si may agreement kayo na hindi ka na pwedeng magpaligaw at ikaw hindi ka na pwedeng mandita. Siyempre po. Ano to? Ay, mayroong iba ha. Walang agreement ha. Kayo nag-usap talaga kayo na bawal ka na. Exclusive naman. So bawal. Kahit crush, bawal na. Okay lang ako. Naniniwala pa ako normal. Bawal crush. Wala kang crush po. Naniniwala ko si Jungkook. Hindi, si Jungkook. Mas number one si Jungkook pa. Ready na akong pangalawa ko. Ako naman mga K-pop din po ako. Once yan, once. So sa Twice, gusto ko si Inayon, si Momo, dami. Naging si Nay, paiba-iba. Si Momo. Nag-trip na ba kayo sa Korea? Supportive po siya. Supportive. Lalo nyo yun? Uy, nangyari sa... Kaka-Korea ko lang po. Nawala ko sa Korea. Diyos ko. Pwede mo siya sinama. May work po. May work. Pero mag-Europe po kami next month. Kasama ko sa family niya. Bye direct! Nakasama family ni Mikey. Gaano katagal? Mauna po kasi ako with my fam. Tapos sunod siya. Tapos may... Since that, yung day ko kasi na sunod niya, mag-Switzerland na family ko. So, magpapaiwan ako ng Paris para may isang araw pa kami sa Paris. Abangan niyo yung picture namin. So, magiging kayong dalawa lang sa Paris? One day lang po, tapos sunod kami sa Switzerland. Paris pa, ha? Ano ba yan? All around Europe? Saan pa? Opo, start kami Amsterdam ng family ko. Paris, Belgium also pala, and then Switzerland, tapos Prague. 1 month? From 29th until November 15th. Nice mo na passport. Ito na nga po. 2 days ago ako nag-ano ulit ng bagong visa dahil yung Amsterdam visa ko nandun sa nawalang passport sa Korea. So, ba't nawala muna? Ganun po talaga siya. Talagang kahanap ng mga bagay. Tapos, bisa pag nagda-drive na ako, ay, sorry, may naiwan akong gamit. Okay lang. May iyak ako sa airport. Oh my gosh. So, maayos naman
nais ko na po, nakuha ko na po yung bagong passport. Nawala po kasi talaga na. So I got a new one. Then I'm waiting for the new visa to come. Ako last na lang, ikaw mo na Paul, kung di-describe mo si Mike in one word. I-describe si Mike in one word. Anti-depression. Oo, sweet naman. Siguro, ano, understanding. What? Bakit madami bang kailangan i-understand sa'yo? Sa una po, actually. Ah, ngayon wala. Kaya po, kung mabuti sa state na ganito na happy ako, nakikita din ang mga tao. But si Paul parang iba ngayon, ang smiley, ang saya, dahil po yun sa kanya. Wow! Grabe ka! Nung nakikita niya ako, hinayaan niya po akong makarealize ng mga bago sa buhay ko. Binigay niya sa akin yung space ko na yun para better version kong mapakita ko sa kanya. So, kaya sabi ko, understanding siya. Sabi ko naman po, it's not just, the credit's not mine lang. Kung hindi niya din tinrabaho, siya yun eh, siya yun. Oh, ikaw daw. Paul in one word. Paul in one word. Akin ka. Tingnan mo. Akin ka. Mahaba pala yun. Yeah. Safe. Bakit yun yung pumapasok sa... Safe. I feel safe with him. Kasi nga, sa sobra sanay niya mag-isa talaga. Oo. Ako yung nagsasabi, hello, may partner kami kasama. Yung triggers ko po eh, ng anxiety ko talaga. Parang gusto kong kinakaya ko lagi mahat mag-isa. Pero nabago niya yung isip ko doon. Na so, hindi mo pala kayang protektahan lang sa sarili mo. Na hindi naman pala kailangan mag-isa sa lahat. Mm-hmm. Oo. Parang... Iba din yung enjoyment ng meron kang ka-share sa achievements mo. Meron na pa-proud sa'yo. May reason ka to wake up every day and do better. Amen! Amen! Gano'ng katagal na kayo? Pa 2 years na po. Okay. 1 year in... Okay, let's seal it with a kiss. Sarap talaga mag-in love. Let's seal it with a kiss. Let's see. So magpaganda ng binasa ko nga namin nga po yung mano ko. Sobrang nagulat kami dahil napakaganda ng story nito. At medyo na pressure din dahil yung pressure nasa amin actually din. Kasi hindi po makiklear yung mga tingin ng tao sa present time kung hindi namin mag-deliver yung past. So balik ina ng anak ko apat. With 3 weeks. So, yung apat na flower season sa anak mo, Paul. Sa kanya naman. Ikaw anak mo ay si? Si Lily lang. Makikita din po sa mga eksena doon yung medyo nagugulat yung character ko at medyo, babae. Dahil makikita po sa Chinese na tradition. Kamusta yung Chinese line? Okay naman. Ilonggo kasi, tama yung sinabi ni Ate Beauty. Narinig ko siya kanina sa interview na... Accent. Bisaya din kasi siya, di ba? Nakukuha niya agad yung Chinese dahil doon. Madali yung accent. May ganun si Paul dahil Ilonggo. Hindi mag-Chinese ka nga. Kodyo-kodyo cute. Ano yung sabihin na? Dad, may pasok pa ako sa school bukas. Kasi young ako din. Ang anak na apat. Siya lang po. Sa lang sa atin. Sa tunay na buhay, ilan ang gusto mo mag-usap? 10. Siguro 5, para basketball team, tapos puro lalaki. Ito may babae. Okay, ikaw. Kung mga 4. Ako ilan na din. Pareho na kayo sa 5. Hindi naman. Meet up. Kung ilan ang lalabas. Yeah. Feeling ko kaya maging, magkaroon ng kambal. 3. Ay, may kambal sa kamila niya. Parents niya, si Tito G. Ay, oo. Tama. Sa inyo. Tapos sa lola-lola. Dapat ay, ang ganda, oh. Edi 8. Anak na yung pinag-uusapan natin. Oo nga. Paul, mag-i-love you ka in Chinese. Oo, I love you. Hindi ko alam yung pala. Dapat dito ka nagpapalit. Alam niyo po, yan din yung tinatanong ko rin noong time dahil may scene kami na sasabihin ko sa kanya, mahal kita, Meng. Kaya nung tinatanong ko po, baka ano po yung I love you ng Chinese, ganyan. So hindi ko na natanong dahil sabi nila, hindi, mas maganda Tagalogin mo. Dahil syempre mga Filipino pa rin. Mas mararamdaman. So hindi ko nalaman ng I love you ng Chinese. Guayni. Maganda po yung mga eksena namin, nag-i-enjoy ako. Because bawat eksena, clear ang objective. Dahil nga po past kami at wala kaming mga in-between scenes na... Very important yung jump, malalayo yung jump ng scenes namin at ages namin.
kinilig ako sa proposal scene. So, abangan niyo po yung proposal scene. Nandun sa trailer na. So, may mga time jumps din. Kaya ano talaga kayo sa every part? Umabot po kami hanggang 30 years old kami. Kaya medyo challenging din for us dahil syempre 24 pa lang kami, hindi namin alam. Tapos kami pa yung nagbibuild ng empire na talagang paano yung mama, yung Chuba family. Sana totoong pera. So, medyo pressure pero sa tulong ng production nila direct. Feel naman namin na push through. I really like our dynamics which direction. I enjoy working with him on set. Kayong dalawa, pang ilang working yung nabato to together? Second pa lang po. Pero first time lang kami. Ano yung una? Los Tres Amigos. Ah, yun. Tapos ngayon kayo na talaga. Mas ano ba? Okay? Kayo na? Para sa akin mas okay. Yes, mas okay. Because, pero mas may struggles din. Pero nakikita ko po yung mas struggles na yun as kayang mas pag-go, kinakaya naman namin eh. Kaiba kami ng way of namin eh. Work ethic, magkaiba. Pero diba, two minds sa isang character, so nakakatulong siya sa akin, nakakatulong din ako sa kanya. Okay. Kailan kayo nag-I love you? Kailan kayo nagsabi ng I love you? Kailan ka bang una nagsabi ng I love you sa akin? Una? Una. Hindi ko kayo ng peto eh. Sabi ko, I love you. Pinutol ko, binayay ko ng miss you. Nakatalikod kasi siya, kaya kinaya ko. Tapos sabi, ano sabi mo? I love you, sabi ko. Tapos siya yung naunang. Yung last, kailangan nag-last ng I love you. Everyday lagi po yan. Ngayon lang po. Ngayon lang, I love you. Pero sino nauna? Ikaw naman nauna, Paul. Ako nauna dito. Ba't gano'n? Ay, mag-isayo. Saan pero, kasi siya nun? Ikaw nauna ba yung tipo kinumpleto? Sabi mo lang. I love, miss you. Bakit siya nauna, Paul? Di ba usually lalaki? Yun nga po eh. Yung, wala pong ganun-ganun. Wala sa gender yan. Yung vibe namin talagang dalaway, parang nag-iiwasan kami dahil bago nga yung feeling. Parang sobrang lakas ng connection. Eh ako nadala ko sa irit ako dun. Kami. Parang ano na, ito na. Oh, I love you. Oh, Ay, iba yung mic. O sige, plus na nga, I love you na. Dali. Oh, ako naman, ako na, I love you. Okay, mag-break ka na po. Anong tawagin niyo, babe? Baby. Match yung una eh, di ba? O last na, mag-promote na kayo ng flower. Ayan po, sa ating mga future viewers, malapit na, October 31st, Manu Po 3 Legacy, The Flower Sisters. 9:35 p.m. po yan pagkatapos ng Startup PH. So sana, supportahan niyo po. Yay! Thank you! Thank you!